VitaPlus Consistent Top Network Builder Awardee, upline June Alcorcon, and one of the first VitaPlus Kabaitaan Top Earners and Leader, upline Christian Alcorcon. Palakpakan naman natin yan! Yes! Great morning! Grabe! Good morning! Yan! So upline Christian at saka, oh my gosh, parang hindi kayo magtatay, para lang kayo magkapatid. Ano ba naman yan? Great morning! Alright, so syempre unang-una sa lahat po, upline June and upline Christian, batiin nyo naman po ang mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Ayan, syempre grabe no, talagang isang opportunity po na pinagtalo po sa atin lahat at salamat sa Diyos at binigyan din ng pagkakataon na para mabigyan ng pag-asa ang bawat isa at magkaroon ng pagbabago ng buhay at syempre sa pamamagitan po na ginamit no na instrumento ang ating kumpanya ng First VitaPlus. Walang iba ang ating napakaganda at napakagwapo ayan, Sir Sok at Ma'am Joey, doon pa lang maraming salamat po sa inyong pagkasangkapan po sa amin upang mabago po ang aming buhay. At syempre po, sa lahat po ng nakikinig, maraming salamat po sa inyong power. Ayan, so shout out din po sa lahat ng mga nanonood natin ngayon. So syempre, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kumbaga, nakaka-excite po. Kumbaga, mula po sa kaninang nagsalita, ayan, sa product po at syempre sa ating marketing. At syempre po, siyempre po sa inyo, napagwapo niyo po Mr. Carlo. Yung power. Yan, of course, maraming salamat din. Of course, siyempre ang buong Triple PA nakatutok talaga all over the Philippines and all over the world. Pero siyempre naman, upline June and upline Christian, dahil nga po, kakatapos lang ng BDF natin, yung opportunity na pinakita ng First VitaPlus, lalo po sa mga guests natin ngayong umagang ito, maglalambing lang po ako. So okay lang po ba na ikwento nyo naman? Yan, simulan po natin ikwento nyo naman po kung paano kayo nagsimula at kung ano na po yung mga nakuha ninyo dito po kay First VitaPlus sa dito po sa First VitaPlus. Ikwento nyo lang po kahit maliit na part lang yan para inspire lang po yung mga guests natin ngayong umagang ito. Okay po, unahan ko na po si Upline Christian. Father's voice. <Okay. laughs> Ayan po, bali nag-umpisa po ako dito sa First VitaPlus. Hindi simple kasi yung sakit ko po kasi na yon, talagang yun po yung nag-gising po sa akin no, sa lahat ng mali kong ginagawa po sa buhay. So nagkaroon po ako ng sakit sa balat. Ayan. So nakakatuwa lang ito yung naging daan upang makilala ko ang programa ng First VitaPlus. Ayan. At syempre po, kung ako lang po sa aking sarili, kung hindi po ako nangarap at hindi po ako nagkaroon ng awa at pagmamahal sa aking pamilya, malamang hindi ko po naumpisahan ang napakagandang programa ng First VitaPlus. Marami po akong nakitang tao, may sakit, no, naghihirap ang buhay, gipit no sa buhay at yung sakit niya medyo malubha na, pero dahil nga walang pag-ibig, walang awa sa pamilya, kaya marami rin namang kong tao nakukontento na lang. So ganun po ako nagsimula. Ayan, nagkaroon ng sakit, tapos nagkaroon ng awa at pagmamahal sa pamilya. At ngayon po, dahil po doon sa aking pagmamahal na yon, dahil po sa awa po na yon, nagkaroon po ako ng pagpupursige. Yan, talagang buwis buhay no, na maiparating ang produkto na hindi lang po sa amin, na kami ang natutulungan, hindi lang sarili ko, hindi lang yung pamilya ko, kundi
yung mga kapwa nating tao na matagal na pong nangangarap at nag-aantay din ng oportunidad na katulad dito na gumaling sa sakit at pwedeng mabago ang buhay. Salamat po dahil my first Vita Plus company, ang dating wala, mahirap, ngayon isa na po sa naging milyonaryo ng first Vita Plus. Yes, award, yes. Grabe, di ba? And Abeng Christian, ikaw naman, paano ka nagsimula sa first Vita Plus at ano na po yung mga nakamit ninyo sa first Vita Plus? Ayan, so nag-start po ako dito sa first Vita Plus. Tinitrain na po ako ng mga magulang ko po when I was 6 years old. Ayan. So, 6 years old pa lang po ako, sinasama-sama na po ako sa mga ayan, gathering, training, mga BDF. So, kumbaga, bata pa lang po talaga, tinrain na po ako. Pero dumating po sa point na pag edad ko po ng 13, hinanap ko po yung ginagawa ng mga kabataan. So, pag edad ko po ng 13, dun po ako natuto na, yun, mapasok po yung barkada. Ayan, so siyempre pagdating po sa mga barkada, hindi maiiwasan po yung impluwensya. Yung pag-iinom, ayan, mga bisyo, sigarilyo. So lahat po ng bisyo na subukan maliban po sa panchichicks. So yun po yung chismis po yan. No, so hindi po yun yung ano po. So yun po, pero dumating po sa punto, fast forward po tayo. Talaga po may tamang panahon at tamang pagkakataon talaga, tamang oras na magbabago at magbabago ka. Ano po yung nagpamulat sa akin? Yung nakikita ko po yung mga magulang ko na nahihirapan, napapagod, nagsasakripisyo, dun po ako nabuksan. Na ito po yung gusto nilang buhay para sa akin, pero hindi po yun yung tinataha kong buhay. Kaya dun po ako nagising na sabi ko, hindi ko po alam pa paano po ako makakatulong. No po, kasi kahit bayaran naman ng pera, kahit walang pera, kung may pera man, hindi ko man po alam kung makakatulong yun. Sabi ko, hindi ko po alam kung paano ako makakatulong, pero ang sabi ko na lang po, susubukan ko pong baguhin yung ginagawa ko, baka sakali pong makatulong. Awa tulong po ng Diyos, yun din po, yun din siya naging sekreto ko po, na awa, no po, syempre, nabuo yung tunay na pagmamahal, and then, nagtiis. And then, syempre nga po, nung nagtiis, nandun na po, nahirapan, napagod. Doon na po nabuo yung mga pangarap ko po. Ayan, syempre po, may nagdadrive na mga... Syempre, una ko pong nabili po dito yung aking e-bike na nausok yung e-bike. Tama po, sumunod naman po, mountain bike. Tapos po, ngayon po ay, kumbaga, nagdadrive po ng tatlong sasakyan. Yeah. Ang masarap din, kalalabas ko lang po yung bagong sasakyan to, yung aking mini sports car. Yung aking pong Hyundai Accent na nakaset up po na paunti-unti. Kumbaga, sa edad na 18 years old, so bata po akong nagsumikap, bata pong na binago yung mindset ko ng aking mga magulang. At salamat po sa Diyos dahil may first Vita Plus, dahil may isang kumpanya na kahit bata ka, pwedeng makapagbago ng buhay kahit sino ka man. So yun po, Mr. Carlo. Grabe, sobra yung inspirasyon na ibinigay sa atin ng mag-amang Applying June and Applying Christian Alcorcon. Guruin mo, nagsimula lang po si Applying June sa nakatulong po sa kanyang kalusugan po ang first Vita Plus. Tapos sumubok dun sa negosyo. Not naging millionaire at successful po sa first Vita Plus. At nakakatawa kasi pati po yung kanyang anak na si Christian natulungan din po, 'di ba? Nagkaroon nga, sabi nga ni Christian, yung tunay na pagmamahal talaga doon sa pamilya at nararamdaman po talaga namin 'yan. Kaya tunay na inspirasyon po talaga kayo, mga upline. Pero syempre, dahil nga may idol po ito, meron po akong question sa inyo. Ayan, so unahin ko na po kay Applying Christian. Applying Christian, question lang. Ano po ba? Describe mo naman si Applying June bilang tatay. Kasi diba, kilala natin si Applying June, magaling na speaker, powerful na speaker. Question, anong klaseng tatay naman po si Applying June, Applying Christian? Ay, siyempre, napaagwa po. Ayan po. Si Applying June po, siyempre, bilang anak po, siyempre, ako po yung, kami po yung pangunahin na nakakita kung sino po talaga siya. Yes. Kumbaga, natural po na nakikita natin kapag ka nasa harapan po siya na entablado, nandun po yung seryoso. Tama po. Pero, may side po siya na talagang pag nakasamam niyo po siya, talagang, kumbaga, nandun yung magaling siya makisama, mabait,
tapo at the same time po, kumbaga nandun po yung mapagmahal at maalaga. Sa totoo nga lang po eh, no? Eh siya nga po yung nagluto ng mga pagkain ko kanina umaga. So grabe po, napaka maalaga. Pagising po namin ng umaga, nakalatag na po yung mga pagkain, parang buffet. No, ang sasarap po. No, may munggo, may sinigang, may... Wow, grabe! No po, may tuyo, grabe. No po, may pusit. Grabe po, napakalaga po. Same time, kumbaga, hindi kung ano po yung nakikita natin sa kanyang seryoso, no po, may side po siya na masayahin. Talaga po ang kinagagalitan lang po talaga ng ating upending alcohol, yung mga masasamang gawain. Na po. Kasi po, isa sa nakita ko po talaga kay Apendion Alcorcon, kasi doon po siya nang galing eh, sa mga masasamang gawain, sa mga mapapait na gawain. So, isa po sa nakita ko sa kanya, yun po yung kinagalitan niya. Yung mga bagay na gusto niya po noon, yun na po yung kinagalitan niya na ngayon. Pero Christian, mahigpit ba si Upline June? Ano, mahigpit ba siyang tatay? Disiplinado ba si Upline June? O konsentidor din minsan? Hindi po, kung magkapagdating naman po sa ano, kung matatawag ko po kayo sa akin, hindi naman po mahigpit eh. Kasi kaya lang naman po nahihigpitan yung mga tao o mga anak sa tatay kapag hindi sila marunong magpasakop. Ah, tama. Kasi po, marunong po, kasi po ako, bata pa lang po talaga, disiplinado na po talaga. No? Kapag may mali, eh, talagang, kain na lang pong walang lasay. Yun po, talagang disiplinado pag may mali naman po. Yes. Ayan. So siyempre, bilang disiplinado, hindi ko po minamasama yung mga bagay na yun. Kasi ito naman po naging result ng pagdisiplina. Pero kapag wala naman pong mali at ano po, tahimik naman at masaya naman po ang buhay. Yes. Alam mo, totoo yan, Christian, no? Talagang ano, ang ibig sabihin lang, nakita ko lang talaga dyan, na si Upline June Alcorcon talaga is napapakita niya talaga sa'yo, napapaliwanag yan ng mabuti kung ano yung ginawa mong mali. Tama din yung sinabi ni Upline Christian na yung mga napapagalitan at nag-aano eh ayaw magpasakop, 'di ba? Kasi hindi rin nila naiintindihan at hindi rin napapaintindi sa kanila. Pero sa inyong dalawa, naiintindihan mo kung bakit mali at napapakita talaga ni Upline Junior, 'di ba? So thank you so much Upline Christian. Oh, ayan. Ngayon ikaw naman Upline June. Question. Yan. Ano namang klaseng bata po si Upline Christian? Malikot ba siya? Rebelde ba siya? Pukit ba siya? Malambing ba siya? Okay, Sir Carlo, actually si Christian ay siyempre una sa lahat, gwapo. May pinagmanaan. Well, joke lang. Ayan, so si Christian po ay matiisin, yan. So mabuting bata, yan. Mabait na bata. Yun nga lang dahil nga sa paligid, dahil sa influensya na ano ngayon sa ating panahon, eh talagang minsan nandun yung distracted, pero awa't tulong naman ng Panginoon kapag sinisita naman at pinapansin dun sa mga bagay na mali. Alam naman po natin, pagkabata po talaga, nandun yung pagiging agresibo. Diba? Yeah. Agad-agad, kung ano maiisip, kung ano gustong magawa, eh gagawin ka agad. Yun nga lang, kailangan laging bantayan yung bawat kilos. Pero nandun naman yung pagpapasakop niya. Kaya masasabi ko, mabait at mabuting bata. Hindi ako nahirapan bilang ama, bilang magulang sa aking anak sa kanyang paglaki. Wow! Ayan! Ako, nakakatuwa naman. Magandang points yan sa mga liligawan ni Christian sa pagdating ng panahon. Alright. Anyway, Upline June, question. Ano yung sa tingin mo na ugali mo na namana ni Christian? Ugali na namana ni Christian? Meron ba? ugali ha, hindi kagwapuhan ha.
ugali. Ayan, so masikap, no? Kahit ako po kasi medyo hindi naman masasabing matalino, hindi naman masasabing magaling, pero nandun yung pagsisikap at pagtiyaga na kahit nahihirapan, mahirap ang isang bagay na para gawin. So sa abot na makakaya, so ginagawa. Yun ang nakikita ko sa kanya, na talagang pinagsisikapan niyang matutunan. Minsan dinadaan na lang sa iyak kapag napapagalitan dahil ito yung gusto ko. Pero nandun yung medyo nahihirapan siyang sabayan. Pero awat tulong naman ng Panginoon sa kanyang pagtiyaga, nakukuha niya naman yung dapat niyang gawin. Yun ang nakikita ko sa kanya, na nakukuha niya sa aking pag-uugali. Matyaga, no? Talagang nandun yung pagsisikap na para magawa at matuto dun sa dapat niyang matutunan. Wow! Oh, nakakatawa yun, nakakataba ng puso yan, Christian, no? Na marinig mo yun mismo sa tatay mo. Pero ito naman, Christian, question, ano naman ang nakikita mong ugali ng papa mo na gusto mong mamana mo? Yung gusto mong matutunan? So, yun po, pagiging challenger. Wow! So, siyempre yung Alcorcon po kasi, challenger po siya. Yung tipong tingin ng iba mahirap, no? Tingin ng iba parang hindi kaya ng karamihan. Pero siya, no? Talagang kaya ko yan. Yes. Kaya ko yan. Ganun po siya, challenger talaga siya. At isa po sa gusto ko rin pong mamana po sa kanya talaga, yung pagiging matiisin. Po? Kasi one time nga po, may share ko lang po, nagpagupit po ako nung nakaraang taon na hindi ko malimutan yung taong yun. Kasi po, nagpapagupit ako, kilala po, ni Aplek, kilala po kami. Ang sabi niya, hanggang kailan ka magtitiis? Napakatiisin mong bata, hindi ka ba hindi ba pwedeng magpahinga ka sa pagiging matiisin mo? Kumbaga, hindi ka ba nagsasawa na simula pagkabata mo tinuruan ka na ng pagiging matiisin? Kumbaga, para ang ginagawa niyo po sa akin parang dinadown, no po. So, sabi ko po sa kanya, yun po yung isang bagay na pinagpapasalamat ko na tinuro sa akin ng aking mga magulang. Kasi, kumbaga, kung hindi po ako natuto, hindi ko po namana yung ganun pong pag-uugali, yung pagiging matiisin, kumbaga, napakahirap. Kaya pinagpapasalamat po na napaka-tiisin po ng magulang ko. At si Aplend yung Alcorcon po, sa pagtuturo niya po, minsan hindi lang naman po sa pagsasalita. Yes. Sa pag-motivate. Pagdating po, na kung gusto niyang ituro yung isang bagay, isa po sa gusto kong magawa din po, yung ginagawa niya po muna. Ganun po si Aplend yung Alcorcon. Ayan, so ginagawa niya po muna, and then pinapakita niya yung gusto mong gawin niya, and then kapag hindi mo talaga magawa, yun, nandun na po na sasabihin niya na. Wow! Wow, ha? Ano yun, ha? Insight yun sa amin na si Upline Christian. Si Upline June pala talaga, talagang ano siya, yung goal seeker talaga siya at challenge talaga sa kanya lahat ng mga bagay. Pag sinabi mo kay Upline June na hindi mo yan kaya, papakita sa'yo ni Upline June na kaya ko yan. At siya nang gustong mamana talaga ni Upline Christian. At ang pagiging matyaga at matiisin. Ayan, thank you so much. Oh, ito naman, Christian, syempre, habang lumalaki ka po, syempre bilang isang bata, 6 years old, nagsimula ka na sa First Vita Plus. Ano yung naging reaction mo noon nung nalalaman mo na First Vita Plus pala yung ginagawa ng parents mo? So, nung una po kasi, nung nakikita ko po na ginagawa nila First Vita Plus, isa sa una ko lang po nakita, trabaho lang. So, para kumita, para makakain sa isang araw, no po, kumbaga para mabuhay. Pero dumating po sa point na habang namumulat po ako sa ganitong buhay po, ng buhay First Vita Plus, so, nandito po rin yung enjoyment. No, hindi mo po kailangan sumaya, no, ay hindi mo kailangan makipagbarkada lang sa labas, no, o mabuhay sa labas para maging masaya. Yung mundo po ng First Vita Plus, nandito rin po pala, isa sa nakita ko po, na napakasaya din po, no? Hindi mo kailangan sumaya sa labas, no?
dito po, sasaya ka na at pwede mo pang makuha yung mga pangarap. At isa po sa nakita ko po dito, eh yung family bonding. Wow. Sa labas po kasi, pag magbabonding kayo, ano eh, pagkatapos ng trabaho or kapag day off, no, marami po ko nakikitang ganong mga magulang at mga anak. Dito po sa First Vita Plus, isa sa nakita ko po habang namumulat po ako dito, napapansin ko po, nung nagtatrabaho po si Papa noon, wala po talagang time. No, ang time po namin, no, pag gising ng umaga, tulog pa po ako. Pag uwi ni Papa ng gabi sa trabaho, tulog pa rin po ako. Minsan, nangaharot na lang po si Papa para magising ako, para po makipag-bonding. No po, pero dito po sa First Vita Plus, nung nakita ko po siya, talagang araw-araw mayroon po kaming bonding sa aming mga pamilya. Ayan po. Wow, o diba? At talagang take credit natin yun at ibida natin dyan. Yung ginagawa talaga nila Upline June. Kasi hindi naman yun mararamdaman ni Christian kung hindi rin pinapakita yun nila Upline June. Kaya kahit bata si Christian, hindi nawala sa kanya yung pagiging bata niya. Nag-e-enjoy siya. Masaya siya habang lumalaki together ng Upline June at ang kanyang asawa na ginagawa si First Vita Plus. So ayan ha, tip yan dun sa mga magulang na merong mga chikiting pa. Diba? Isama nyo yung mga bata sa First Vita Plus at gawin yung masaya. Yan. Upline June question. Siyempre, bilang isang magulang na ginagawa ang First Vita Plus, ano naman yung mindset na binigay mo sa kanya, kay Christian? At ano po yung motivation na itinuturo nyo po sa kanya habang lumalaki siya? Po, Sir Carlo, actually po, mindset po, habang siya po ay lumalaki, ako po kasi naniniwala po ako na dapat ang bata, habang siya ay bata, turuan ng tamang pag-uugali, tamang pagkilos, tamang ginagawa sa araw-araw. Dahil naniniwala ako kung ano yung kinakasanayan ng bata dadali hanggang sa kanyang paglaki. Ang lagi kong minamindset sa kanya na mag-aral ng mabuti, yun, sa lahat ng larangan ng pag-aaral na dapat na matutunan, pagbutihan ng pag-aaral at yun, lumaking negosyante. Ako kasi nakita ko na kasi ang buhay ng maraming tao sa aking pag-aaral din na habang ako ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, nakikita ko ang kung sino po talaga ang umaasenso at talagang nagbabago ang buhay, lalong-lalo na po doon sa mga gustong makatulong at makagawa ng mabuti. So napakahirap po na gumawa ng mabuti na kulang ang sweldo. Yun po. Kaya yun, lagi ko siyang hinihikayat, minamindset sa kanya na maging negosyante at syempre po maging negosyante po ng First Vita Plus. Kaya naman, bata pa lang po siya, ano man ang akin pong ginagawa, minumulat ko na po siya doon. At kaya nga, sa edad niya po na 19 anyos, yung ginagawa ko, kung paano po ako nagpapalago ng grupo, nag-aasikaso ng grupo, nangangalaga ng grupo ko, yun na rin po ang kanyang ginagawa sa lukuyan sa ngayon. Yan po. Yun, Upline June. And then, saka nakita ko din, kasi diba, kanina ang tanong ko is, kanina sinabi ni Christian is, na-enjoy niya yung pag-network, na-enjoy niya yung First Vita Plus. Na yun na pala yung ginagawa ni Upline June, na pag-mindset dun sa anak niya na kailangan, kasi tayo lumaki tayo, tama ba Upline June na ano, kailangan maging empleyado ka. Pero si Upline June kay Christian, iniba niya. Ang sabi niya, magnegosyo ka at ang dapat mong negosyo ay First Vita Plus. At saka gusto ko din yung sinabi niya Upline June na ano, na lumaki ka na may respeto sa lahat ng tao, diba? Bilang isang negosyante. So ayan, muli, tip po yan ha. Tip yan sa mga nakikinig sa atin ngayon. Pero speaking of network, kasi nasabi mo na rin yan Upline June, question, bilang isang mag-ama, diba? Kasi isa po kayo sa mga talagang iniidolo na father and son tandem dito po kay First Vita Plus. My question is, paano po ba ang diskarte ng Alcorcon family pagdating po sa network building? For example, hinahayaan ba si Christian? Talaga bang grabe yung
tutok mo sa kanya. Paano po ba applying Jude, Kristan? Okay. Father first. Okay. Actually po, sa pagpapalaki po ng grupo, napaka-importante po yung tinatawag na duplication. Ayan. So, actually po, pagdating po kasi sa duplication, dalawa po, no? Isang pagdu-duplicate ng tama at isang pagdu-duplicate po ng mali. Ayan. Kaya nga po, kung ano po yung ating ginagawa bilang leader, bilang pinuno, kung mali ginagawa natin, yun po yung madu-duplicate po natin. Kung tama naman po yung ginagawa natin, yun din po yung madu-duplicate din po natin. At syempre po, hindi lang po duplication doon sa ginagawa. Importante po rin yung delegation bilang leader, kasi ang network kasi natin, hindi lang naman yan pang barangay or pang kapitbahay lang na anytime pwedeng puntahan yung mga tao, di ba? Hindi mo kailangan mag-ubos ng panahon, no? Ng oras, pera, no? Importante talaga yung delegation, yung magkaroon po tayo ng mga leader. Hindi lang po tayo ang lalabas na pinuno, kasi papaano po yung iba't ibang barangay, iba't ibang bayan, at lalong-lalo na ang network po natin, di lang naman po ito pang Pilipinas, kundi ang ating pong network ay pang buong mundo. Yes. So, kaya importante po talaga yung duplication at delegation. Yun po yung aking pong pananaw sa First Vita Plus kung papaano po talaga magpalaki ng grupo, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Kaya nga po, inumpisahan na po namin talagang yung broadcast, kasi kami po ay naniniwala na ang First Vita Plus nag-umpisa ng Pilipinas at ito ay sasabog po sa buong mundo at hindi po ito mapipigil. Yun po yung paniniwala ko. At pagdating naman po sa pagpapalaki ng grupo ng Alcorcon Brothers, actually po, akala siguro ng iba, sila ay sinasamahan ko. Actually, si Christian, pinapalakad ko ito mag-isa. Opo, kasi papaano tayo maduduplicate kung lagi akong nandyan sa tabi? Papaano kayo matututo? Actually po, yung pagpapalaki ng network, parang drivers, parang driving. Diba? Kung halimbawa, lagi ka lang nakaupo sa tabi ko at ako lagi nagda-drive, ipalagay ko 10 taon, di ka pa rin marunong mag-drive. Diba? So, wala kang choice. Diba? Kung gusto mong matutong mag-drive at gusto mo talagang malakbay ang buong Pilipinas na wala kang takot, diba? Na confident ka sa ginagawa mo, eh dapat kung saan ka malakas na lagi mong kasama yung tao. Kasi may ganun kasing tao, o ugaliin na natin yan eh. Kapag nandyan yung tao na inaasahan natin, diba, na siya nagda-drive, siya nakakaalam sa lugar kung saan yung pasikot-sikot, parang kampanting-kampanti tayo. Kaya naniniwala ako doon sa mga nakasakay lang, no, na hindi talaga lumakad mag-isa, na hindi hinawakan yung manubela. Eh, 10 taon na kasama ka na nagda-drive. Tiyak ako, hindi ka pa matututo mag-drive. Ganon din po sa pag-network. Kailangan natin, minsan po, disadvantage na wala kang kasama. Kasi, syempre po, daming negatives. Pero para sa akin po, advantage po yun. Kasi, pag maraming negatibo, yun yung time ko, yun yung pagkakataon ko para maharap ko sila. No? Na para matuto kong sumagot kung paano sagutin yung mga tanong nila, kung paano ko sila imumotivate. Kasi kung nandyan lagi yung inaasahan ko, hindi ako matututo. Yun po yung pagpapalaki ko, no, sa Alcorcon Brothers, maging sa mga leaders ng buong Triple P. Wow. No po, eh, lagi ko sinasabi sa kanila, kung ang grupo mo pang hanggang third level lang, hanggang second level lang, hindi natin kailangan mag-duplicate at mag-delegate. Kasi alam, ako sa sarili ko po, nakikita ko po kasi yung pagpapalaki po talaga ng grupo ko, paano po talaga mag-manage po nito. Okay, nagkaroon ako ng 2 downline sa A&B. Tapos yung A&B ko, nagkaroon din ng tagdadalawa.
Eh kung lahat po ako lang ang marunong at ang oras ko po maghapon hanggang gabi, ang kaya kong ibigay sa aking network, sa grupo ko ay 16 hours, sagad-sagara na po yun, di ba? Okay, 16 hours. Eh, pag dinidivide ko po yung time ko, ilang tao lang po yung kaya kong tulungan. Pero pag na-duplicate at na-delegate ko yung aking mga leaders, kahit thousand-thousand, kahit million downlines pa ang darating sa akin, naniniwala po ko, hindi po basta magigiba ang aking grupo. Yes! Yun po, sir. Salamat po. Wow! Grabe naman. At nagpapalakpakan ang mga title fee. At grabe talaga yung wisdom na yun upline. Jude, question. Christian, may idadagdag ka pa ba? Kompleto na. Pero Christian, habang nag-network ka, paano mo nararamdaman yung suporta na ini-upline Jude sa'yo? Ayan. Kasi po, kumbaga, habang nahataw, talaga kung dumadating po sa point na makakaramdam ka po talaga ng ano, kahit anong lakas mo, kahit anong parang cellphone nga eh, kahit anong ganda at mamahaling cellphone, dumadating pag ginagamit lagi, talagang nalulubat. Normal naman po yun, lahat naman po ng leaders, bago o luma, makakaramdam ka ng panghihina. So si Upline Jun Alcorcon, kumbaga, siya yung tipon na tao na magaling magbasa ng tao, na tipong halimbawa, ramdam niya kahit magtago ka eh, na napanghihinaan ka, nandyan siya para mag-motivate sa'yo. Yun po, isa sa nakita ko po kay Upline Jun Alcorcon, paano niya po ako suportahan, na kapag nanghihina ako, kumbaga kapag may problema, nandyan siya para umalalay. Hindi lang pagdating sa negosyo, kumbaga pinapakita niya pa rin yung pagiging magulang. Na po, na pag may problema, kapag napanghihinaan, kapag ka nalulobat, nandyan po ang aking mentor, motivator, ang aking ama. Ayan po. So, nandiyan po si Upline Jun Alcorcon. Wow, grabe no. Ang tindi no. Nasa tamang-tama naman talaga yung sinabi ni Upline Jun Alcorcon na yung duplication, napaka-importante niyan. At dapat ma-recognize mo at saka ma-determine mo yung tamang duplication at saka yung maling duplication. Nakakatuwa din na yung sinabi niya na yung driver, yung analogy for pagiging driver, totoo po talaga yun. Naita ko na dapat hamunin mo yung sarili mo na harapin ang laban, obstacle, di ba? Sa negosyo ng First Vita Plus. Lagi ka dapat maging depend, wag ka dapat maging dependent, maging independent kang harapin lahat ng mga hamon dito. Sabi nga ni Upline Jun, may disadvantage and advantage yung palaging pagsama ng upline. Diba? So maganda yon, maganda talaga yon at talagang natuto kami doon, Upline Jun. At nakakatuwa din kasi bilang tatay kay Upline Christian, and nandyan, diba? Andyan yung ano, yung pakikinig, pag-alalay, diba? Hindi lang bilang isang leader, kundi siyempre, sa pagiging tatay din ni Upline Jun at saka ni Upline Christian. Pero Upline Christian, may tanong pa ako. Ano ang naaalala mong motivation sa iyo ni Upline Jun yung nagsisimula ka pa na hindi mo makalimutan? Yun. So, nung umpisa po kasi ano eh, naalala ko po yung isa po sa share ko lang na hindi ko malilimutan nung lalo na nung umpisa pa lang din si Upline Jun Alcorcon po. Nang ano, na hindi ko pa ginagawa po talaga totally si First Bike Plus. Nakasakay po kami sa tricycle. Wow. Wait lang, maganda to kwento na to ha. Ang tagal na nito ha. Pakinggan natin mabuti. O sige na. Nakasakay kayo sa tricycle. Short lang. Scenario lang po ito. Nung nakasakay po kami pa uwi, no, sinabi niya na gusto ba ng kotse? Ay, kotse. Gusto ba ng cellphone, laptop, yung gadgets po ba? So sabi ko, opo pa, gusto ko. So kumbaga, sabi niya, kapag ginawa mo si First Vita Plus, yan yung pwede mong makuha yan. Kaya nga po doon sa ABP ko, yun po yung nakalagay po doon na kumbaga sinabi niya, ito yung mga gusto ko, kahit gusto mo ba to, tapos sabi ko, oo, yan yung magiging buhay mo, ayan yung magiging makukuha mo kapag ginawa mo si First Vita Plus. So yun po, dumating din sa punto, di ba, napariwara po, yun pa rin po yung isa sa naalala ko, na bumalik po simula nung pagkabata ko, na gusto ba ng kotse? Yeah. Gusto ba makaipon ng pera? Gusto ba ng ganito? Ko, so, pa. So, sabi niya ngayon, kapag hinataw mo si First Vita Plus, yan yung magiging buhay mo. Pero ito po yung tips niya. Ayan. Dapat maging responsable ka. Kasi hindi habang buhay, nandyan kami para nakaalalay sa'yo. Hindi habang buhay na
na nandito kami para nakasuporta sa'yo, darating ang point, magkakaroon ka ng sariling pamilya, magkakaroon ka ng sariling vision sa buhay. So kailangan habang nandito pa lang kami, matuto ka ng maging responsable sa lahat ng bagay. At syempre po, yun po, isa sa tips no po, na binigay niya, yun nga po yung pagiging matuto kang kung anong meron ngayon. Kumbaga, makontento. Pero po, ang sabi niya, no, pero no, dapat hindi ka rin marunong makontento. Ano po yun? No, kung ano mga halimbawa, ito ka meron ngayon. No, kasi po dati, ang ulam namin dati talaga po nung kami hindi pa success sa First Vita Plus, no po, eh talaga pong yung literal na tuyo. Yes, ano, okay. Pero favorite namin yan, pero favorite po na hanggang ngayon po ay napakasarap po yan. No po, ano pa, no, sardinas, hanggang ngayon po, favorite pa rin po namin yan. No po, lalo na pag sinabawan ng malunggay, ayan. No po, tapos medyo mangang-anghang. Ayan po, ang sabi niya, kung ano meron ngayon, makontento ka. Pero may, ang galing po, ang galing ng tips niya po sa akin, tinwist niya yun. No po, kumbaga, kung anong meron ka buhay ngayon, dapat hindi ka rin huwag ka makontento kung naghihirap ka. No, okay ang maging mayaman, okay maging mahirap, huwag ka lang gagawa ng masama, edi mas pinili ko na po yung mga bagay na pwedeng umasenso, makaipon, magagawa naman po ako ng mabuti. At syempre po, isa po sa pinakahigit sa lahat na tinuro niya po sa akin na tip, magkaroon po ako ng takot sa Diyos. Kasi yan po ang pinaka-importante daw po sabi niya sa akin. Kasi hanggat meron kang takot sa Diyos, lahat ng bagay na mabuti magagawa mo. No, pagiging responsable, may takot ngayon, marunong kang magpasako, yun po. So, generally po, magkaroon ng takot sa Diyos. Wow, ang ganda nun, Apeng Christian. Aba, biruin mo, galing pala sa yung apply dyan na. Ang maganda kasi doon na tumatak talaga sa kanya yung ano, yung nangyari na nasa tricycle sila, di ba? Dati, nakasakay lang sa tricycle, namamasahe lang, ngayon napakadami na pong kotse, di ba? At natulungan magkaroon ng kotse ng Alcorcon family, di ba? Ito nga, father and son tandem na to. At natutuwa din ako doon sa ano, konsepto na nga, matuto tayong makontento. Yes, totoo po yan. Matuto tayong makontento. Pero huwag tayong tumigil na mangarap at magtrabaho. Kasi iba talaga ang naibibigay na may sipag, may direksyon, at may takot sa Diyos. At of course, sabi nga ni Applying June, mangarap ka ng kotse, bahay, at kung ano-ano pa, at gawin mo yan dito sa First Vita Plus. O, diba? Nakakatuwa talaga itong magtatay na ito. Pero question, nakikita namin talaga na lagi kayong magkasundo. Diba? Siyempre, si Christian nagpapasako. Pero, may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon kayo ng magkaibang opinion. Diba? Medyo nagkakasulong at sumagusto ninyo sa bagay-bagay. The question is, paano inyo ito na rirusulbahan? O paano nyo ito naaayos? Yan, applying. Hey, Sir Carlo, thank you po sa katanungan. Ayan, so may mga bagay po kami na normal po. Dahil siyempre bata yung aking anak at ako po ay medyo bata lang. Medyo may, kumbaga sa karanasan, mas ahead po ako. Yes. Yung mga bagay na hindi kami nagkakasundo pagdating sa mga desisyon. Yes. Ito lang, siyempre, ang lagi ko na lang pong sinasabi, ayoko naman pong gamitin yung masyado yung aking authority bilang magulang. Siyempre, ginagamit ko pa rin yung pagiging, hindi lang pagiging magulang, ginagamit ko pa rin yung pagiging kapatid, ginagamit ko pa rin yung pagiging kaibigan. Ayan, so in short, nandun yung nilalawakan ko po yung aking pangunawa bilang ako ngayon at nanggaling din sa kanyang pong edad. So yun po, ganun ko po tinatrato si Christian para hindi kami dumating po sa punto na magkaroon kami ng samaan ng loob na
parang hindi na kami mag-inikan. Yes. Siyempre po, ipinapanalangin ko lagi sa Diyos dahil siyempre ang aking anak ay lumalaki din. Siyempre, hindi lang lumaki ang edad nito, pati buto. Nahirap naman kung dumating sa punto magkaroon pa kami, mabalitaan pa na dahil mas malaki sa akin to eh. No? Baka mag kung saan pa mauwi ba, ayoko naman ng ganun. Kaya lagi kong pinapanalangin sa Diyos na dumating sa pagkakataon na yung bagay na nanauunawaan ko na ikabubuti para sa Kanya, maunawaan niya. Siyempre po, bilang magulang na lagi nakikita, no, kung ano yung aking ginagawa, yun po yung mahirap sa isang magulang na katulad ko. Kailangan ko pong lumagay sa kaayusan, no? Palagi, dahil siyempre kung ano yung nakikita sa akin, kung tama, yun yung kanyang magagaya, yun ang kanyang makukopya. Diba? Kung nakikita niya naman sa ginagawa ko mali, hindi ako magtataka kung bakit mahihikayat ko rin siya dun sa mali kong ginagawa. Yun nga lang, minsan may mga bagay na siyempre agresibo, bata, padalos-dalos mag-decision, kaya lang siyempre bilang magulang, lagi ako nakabantay sa kanya na kapag mali, aayusin natin. Diba? Ngayon kung hindi makikinig, so dinadaan ko ngayon sa ano yung paraan ng aral ng Panginoon, ito yung tama, ito yung kalooban ng Diyos dito tayo. 'Di ba? Magtatay man tayo, mas bata ka sa akin, mas matanda ako sa iyo, dahil meron ka katwiran, may katwiran din ako, hindi tayo magkakasundo. 'Di ba? Palagay ko sa aral ng Diyos, palagay ko bata ka man, mas matanda ako, doon tayo magtatagpong dalawa. Doon sa aral ng Diyos na ating natututunan. Yun po. Wow! Kaya ako ay, bagamat kami ay, siyempre, may mga magulang na pag nagtampuhan, minsan hanggang sa nagkamatayan na, naghiwalay na, ng landas, di ba, hindi nagkakabati. Ako po talagang, lagi ko pong iniisip yan na ayoko ng ganun na mangyari sa aking pamilya. Kumbaga, dapat lahat yan ng mga subok na yan, hindi pagkakaunawaan, hayaan lang po natin na dumaan. Yun lang po ang ginagawa po namin. Dumaan, pero para tambayan pa namin yun, para maging issue pa ng malaki, para masira ang buhay ng bawat isa. No need na. Yun po, yun po yung aking pinagawa. Salamat. Ang Christian agree ka ba doon? Ayan. Agree. And hindi po, ano po, totoo po yan kasi po, talagang isa talaga sa natutunan ko po, talagang marunong po tayo dapat na magpasakop. Hindi lang pagdating, syempre, hindi lang, kasi hindi ang tinitingnan ko, yung negosyo lang po eh. Kasi pag tiningnan lang po din natin yung negosyo, talagang may sarili po kong opinion, may sarili pong opinion po yung aking tatay. No, pero, kasi may mga ganun pong mag-apply. Talagang, siyempre, lalo na ang apply, halimbawa, hindi tapos. Tapos, yung mga leader, mga dealers, yes, so, kumbaga, masyado na pong nagmamarunong. Ako, hindi po. So, tiningnan ko pa rin po, no, na magulang ko pa rin siya. Na lahat ng mga pinagdadaanan ko po ngayon, kumbaga, naranasan niya po. Lagi niya nga pong paalala na yung edad ko po, kalahati po ng edad niya. So, ang punto lang po doon, kung ano po nararanasan ko po ngayon, pagkakamali man o tama, nakikita niya po yun. So, kumbaga, isa po akong nakapiring na isang nakapiring na hindi ko po alam yung tinataha ko, kumbaga, bilang isang kabataan nga na siyempre malakas po ang loob. So, siya po yung kumakapit. Siya po yung kumakapit, siya po yung nagsisilbing mata, siya po yung nagsisilbing kamay, siya po yung nagsisilbing paa, no po, sa mga dapat ko pong daanan na direksyon. So, yan po. Ayan po, Sir Carlo. Wow, grabe, no, antindi. Nakakatuwa talaga na ganyan yung mindset at saka ganyan yung relationship ninyo bilang mag-ama. Nakakatuwa na, sabi nga ni Christian, kailangan na pag-uusapan talaga. At nakakatuwa kasi
Sabi nga rin ni Christian na nangyayari din talaga. Nangyayari din talaga, hindi lang sa mag-ama, kundi sa mga mag-upline, sa mga leaders at leaders, di ba, na nakikinig ngayon, na napaka-importante po na dapat ang tingin mo talaga sa iyong mga leaders is pamilya na. Kasi sa pamilya, hindi naman, wala namang problema na hindi naaayos sa mabuting usapan. O di ba, tama rin yung sinabi ni Applied Zone kanina na yung init ng ulo, kailangan pinapalipas, di ba? Kumbaga, hindi naman na kailangan mag-clash eh. Kailangan lang maintindihan natin ang bawat isa. Tapos natutuwa din ako doon sa sinabi ni Applied Zone na bilang isang ama, kailangan lawakan yung isipan. Kailangan hindi ka lang bilang isang ama, kailangan isa ka rin anak, isa ka rin kapatid, isa ka rin kaibigan ng anak mo para naiintindihan mo talaga siya. At ito po, maging mabuting halimbawa ka sa iyong mga anak. O, diba? Parang pagiging upline, diba? Kailangan maging mabuting halimbawa ka din sa mga downlines mo. Diba? Nakakatawa yun. Pero, sabi nga ni upline June Alcorcon, kung merong opinion ang upline Kristen, may opinion din si upline June na hindi sila magkasundo, magkasundo kayo sa salita ng ating Panginoon. Totoo yun, kasi maghanap talaga kayo ng way para magkasundo kayong dalawa. At wala namang mali, di ba, sa sinasabi ni Lord. Kaya yan ang ginagawa ng Upline Christian and Upline June Alcorcon. And thank you so much, Upline. Pero ito, Upline, question. Kasi syempre, kalahati na po tayo ng 2020. At ang Triple P ay isa sa mga pinakamalakas na grupo dito sa First Vita Plus. My question is, especially po kay Upline June, ano po ba ang direction at mindset na ibinibigay ninyo sa inyong mga grupo? Ayan. Po, actually po, sa mga leaders, kasi actually kung ang bawat isa, bagamat lahat naman po, lahat ng sumali, talagang nandun yung pagsisikap na ito yung solusyon, ito yung paraan, First Vita Plus ang kumbaga pag-asa, no? Awat tulong ng Diyos, ito yung pag-asa ng bawat isa para mabago ang buhay. At hindi lang po yan ay pangako, kundi yan ay nagaganap na po sa napakaraming tao, no? Napakaraming dealer ng First Vita Plus. Actually po, ang lagi kong inaano sa kanila, tinuturo sa kanila, sikapin mong matuto ka doon sa pang-araw-araw na kailangan. Kasi hindi naman tayo pwede humakbang doon sa pinakamataas na tuktok, no, ng ladder. Eh, kailangan po natin humakbang po ng paisa-isa hanggang sa makarating po tayo doon sa gusto nating marating. Ang pinakamahirap lang po talaga doon sa tagumpay na para maabot natin dito sa First Vita Plus, yung hindi tayo natututong mabuhay, no, sa pang-araw-araw. Kasi napakadali lang po lahat ng bagay. Halimbawa, natutunan natin magkano ba ang sweldo sa trabaho, 10,000, 15,000, 20,000. Eh kung matututunan po natin dito para kitain, tingin ko maiiwasan po natin yung tinatawag na people come and go. No, yung darating tapos biglang nawawala, isa lang naman ang dahilan eh. Bakit ba iniiwan ng mga leaders, ng mga tao, ang pagyaman dito sa First Vita Plus? Hindi naman po nila iniwan eh. Pansamantala, sila po ay nagpahinga lamang para po sa pagyaman dito sa First Vita Plus. Diba? Sila po ay napilitang umalis, tumigil, no? Nagpahinga dahil doon sa pangangailangan, mga everyday needs. No, bigas, ulam, kuryente, tubig, yan, pambayad sa eskwelahan. Eh, kapag hindi po natin natututunan, katulad niyan, mga tinatawag na product movement, yung makapagbenta tayo ng mga produkto, makabenta ng power pack, kuminsan, eh, pag walang benta na power pack, so walang pay-in, so wala ding check-in ng Friday. Eh, siyempre po, ang gastusin po, araw-araw po yan, wala pong tigil.
Kaya ang lagi kong tinuturo sa kanila, ayan, pag dumating na po yung another na taon, umpisa January, di ba? Kung gusto mo talaga, maka-take off ka talaga bago dumating December, abay, pilitin mo na makasurvive ka doon sa mga basic needs mo. Kasi ano yung next? Ano ba yung next para yumamang ka? Hindi ka naman pwede yumaman na yung 12 oras mo, yung 16 oras mo, na nandiyan ka sa trabaho. Yes. Diba? Ano po? So, hindi ka pwedeng yumaman. Bakit? Kasi yung 12 hours mo, yung 16 hours mo, syempre, ilalaan mo yan sa grupo mo. Nandun yung mag-mentor ka, nandun yung magtuturo ka sa mga kasama, nandun yung sasabahan mo, yung mga taong nagtiwala, na nangangarap, na gusto rin mabago buhay, na kagaya din po natin. Eh kung hindi po natin maagaw po yung oras na 12 oras o 16 hours doon po sa ating trabaho, eh malabo po yun. Diba? Malabo yun yung inaasahan natin. Actually po, Sir Carlo, ang pagyaman, madaling isipin eh. Pero kapag talagang tinatrabaho, kailangan may disiplina din sa oras. May disiplina din sa paggawa po nito. Kasi eh, kung wala po tayong disiplina, napakalabo. Ito lang naman po yung basic po na kailangan po talaga maintindihan ng bawat isa. Yung sweldo mo, kailangan kitain mo sa First Vita Plus. Tama. Okay. Ano po? Yan, ganun lang po kadali. Yung sweldo sa trabaho, kitain sa First Vita Plus. Ano, abala, di wala na. Ano? Yeah. Diba? Kasi kung ang gismil mo, kinsimil mo sa trabaho na binabayad ng amo or ng boss, ano po, ng kumpanya doon sa trabaho mo, yung binabayad po sa'yo, na 15,000, 20,000, darating po ang punto dito sa First Vita Plus, yung mismo sarili po natin, yun yung magbabayad po sa atin. At least po, yung oras po natin, eh, atin na. Okay? Ang kagandahan po, kapag sa'yo na ang oras, meron ka ng oras na maibibigay ngayon sa mga taong naniwala sa'yo. Okay. Yes! So, doon na magsisimula po yung paglaki ng network. Kasi nandiyan ka lagi, anytime, may problema, ang grupo, nandiyan ka nakaalalay, nandiyan ka na masasamahan mo sila, nandiyan ka magme-mentor, may tanong, nalulubat, napapalakas sila. Pero kung lagi yung oras mo, lagi nasa trabaho, tapos kailangan ka ng downlines, wala ka, walang magtuturo sa kanila, walang sasama sa kanila, eh hindi po talaga lalago. Kaya po marami po talagang sumubok. Maraming nagnasa na gustong maabot ang pangarap pero hindi po nagtagumpay. Kaya nga kasabihan po sa network, people come and go. Ako po hangga't maaari, gusto ko iwasan 'yang bagay na 'yan. Kasi mga tao po kasi 'yung hawak po natin, hindi naman mga hayop 'yan. O siguro may ilan po diyan ugaling hayop. Ano po? No? Okay. Pero mga tao po sila, actually po, kung bibili ka ng kalabaw o mga kahayupan, di ka na mapapayag, binili mo, nawawala. Parang bibili ka, namamatay, bibili, namatay, bibili, namatay, bibili, namatay. E di na lugi ka kung negosyante ka. Minsan hindi lang po talaga natin pinapansin yun dahil iniisip natin yung sumali yung tao sa atin, hindi namatay na muhunan. Sila naglabas ng pera. Pero dapat i-grab natin yung opportunity na yun na hindi lang yung pera niya binigay para sumali siya, pati buhay niya, sinakripisyo niya na. Dapat pahalagahan natin yun. Kaya yun po, lagi kong tinuturo sa kanila, mag-survive. Pagka nag-survive na, yung oras mo, sayo na. Pag sayo na yung oras mo, yung buhay mo, mailalaan mo na sa grupo mo. Yun! So, thank you, Upline June! Yes, grabe. Sabi nga ni Upline June, kailangan ma-realize mo talaga yung lahat ng tao na papasok dun sa network na meron ka. Kasi sabi nga ni Upline June, tao, di ba? Tao itong kasama natin sa ating negosyo. At gustong-gusto ko rin yung sinabi niya na sikapin mo na matuto araw-araw sa negosyo natin kay First Vita Plus. Para alam mo kung paano kumita at alam mo kung paano mabuhay dito sa First Vita Plus para hindi mo ito mapagpalit
doon, hindi mo pagmapagpalit yung negosyo na meron tayo sa First Vita Plus doon sa ibang na-offer sa atin sa labas. Kasi once na alam mo na kung paano kumita dito sa negosyo ng First Vita Plus at napagpatuloy mo yung kaalaman mo araw-araw, wala kang ibang pupuntahan kundi pagyaman. Diba? Pagyaman talaga. At kailangan involve ka. Yung oras, yung isip, yung puso, yung katawan mo ay nakay First Vita Plus. Para nang provide mo ito doon sa mga tao, diba, na napasali mo. Kasi nga, ayaw nga ni Applying June ng come and go. Gusto niya, come, stay, at maging mayaman ka kay First Vita Plus. Thank you so much, Applying June, Alcorcon. And Christian, my question is, ano naman ang mapapayo mo sa lahat ng mga kabaitaan na nakikinig sa atin ngayon, especially doon sa mga may mga tatay din, may mga nanay din na hinahataw si First Vita Plus. Yan. Ang kausap mo naman dito ngayon, mga kabataan naman, applying Christian. Opo. So, kumbaga, ang payo ko po, kumbaga, base po sa karanasan ko, kumbaga, takot po kasi ako at ayaw kong ma-pressure. So, sa mga pagmabigat na yun, kasi ganyan po ang kabataan eh. Ma-effort ng kabataan, gagawin ng lahat, pero pag ayaw na at medyo mabigat-bigat na yung gagawin, ay, kayo na lang. So, ganun po ang mga kabataan. Hindi ko naman po nilalahat, pero karamihan. So, ang imapayo ko po sa mga hinahataw din po ang First Vita Plus, so, wag po tayong matakot ma-pressure no po, sa lahat ng mga bagay. Kasi po, syempre, yung pressure, yan yung magpapabilis sa galaw. Yan yung magpapabilis sa kilos. Yan ang magpapabilis sa resulta, no? Kasi po, kapag may pressure, nandyan yung obligasyon. So, wag po tayong matakot na kumuha o akuin yung mga obligasyon na dapat nating akuin. Kasi po, marami po, syempre, lalo na kapag may kabataan, ang gusto po, umasa. So, ganun po ako dati. So, ang gusto ko po dati, hanggat meron ako inaasahan na may gagawa dun sa dapat kong obligasyon na dapat ako gumawa, hindi po ko yung gagawa. So, kumbaga ako po, talagang dapat gawin po natin yung mga obligasyon natin, no, dito po sa First Vita Plus, no po. And then syempre kapag may obligasyon, huwag matakot ma-pressure, kasi yung pressure na yan, yan yung sangkap para magtagumpay ka dito sa First Vita Plus. Ayan. Yes. At syempre, bilang kabataan po, syempre, hindi po lahat ng bagay, hindi lahat ng panahon laro. Hindi po lahat ng panahon kumbaga masaya. Siyempre po, sa kabila ng kaligayahan at saya, ang kabila po niyan, kalungkutan. No po, wag po dumating yung panahon na, kumbaga, wag na, kasi ang kalimitan po ng sinasabi ng iba, pag nahihirapan na, at saka ako nakakataon si First Vita Plus. O kaya, kapag nakita na si First Vita Plus, at saka na ako mag First Vita Plus kapag medyo maedad na ako. So, kumbaga, ang sabi, lagi nilang pinaka-punchline, no? Samantalahin ko muna yung kabataan ko. So para po sa akin, no po, iba po ang meaning ng samantalahin. Para sa akin, ito po yung ginagawa ko, mas sinasamantala ko po yung kabataan ko, no? Sa lahat po na nagpo First Vita Plus, nakabaitaan po. Ayan. So, wag po kayong matakot, wag po kayong ma-discourage o kumbaga makinig sa mga negatibo na nagsasabi na samantalahin niyo po muna ang kabataan. Alam niyo po ba, no po, dito po sa First Vita Plus, kapag ginagawa mo ito, mas sinasamantala mo yung kabataan. Bakit? Bata ka pa lang, naghahanda ka na pagdating mo sa future. E di nasasamantala mo, bata ka pa lang, nagagawa mo na yung mga dapat mong gawin. Oo, mahirap. Bakit? E bilang bata, hindi mo pa naman dapat ginagawa yung mga bagay na ito eh. Bilang bata, hindi pa naman ito yung mga dapat mong trabahuin. Pero ito po pinakamasarap. Bata kang nagbago ng pananaw, bata kang nagbago ng mindset at paniniwala at mga bagay na ginagawa, kasunod-punan, bata ka rin po nga asenso sa First Vita Plus. Katulad ko po, ata po akong maaga nagbago ng mindset, bata po akong naniwala sa First Vita Plus, at bata ko pong hinataw si First Vita Plus. Ang masarap po niyan, sa edad na 18 anyos at magdi-19 na po, napakasarap yung mga bagay na pangarap ko lang po noon nung ako'y maliit. Sabi ko, balang araw na may hawak po kong sasakyan na laruan. Balang araw magkakaroon din ako nito. Balang araw, yung manibela na nandito sa laruan, balang araw mahahawakan ko na rin. So yung po, kumbaga sa lahat po ng mga nagdi-discourage o mga nagda-down po sa akin, sabi ko na lang, patutunayan ko na tama ako sa ginagawa ko at mali kayo sa iniisip nyo. Ang masarap po niyan,
eh dumating po talaga sa point yung mga taong kasabayan ko po sa mga kalokohan na ayaw pa rin pong maniwala sa akin. No po, eh yung po, magkaiba na po kami ng buhay. Ayan. So magpagod ka man ngayon o magpagod ka man sa pagtanda mo, parehas lang po yun. Ang pinakapagkakaiba lang nun, yung oras at panahon na nasayang natin, na sana bata ka pang nagtrabaho, bata kang nagpagod, para at least pagdating mo nagpagtanda, nag-e-enjoy ka na lang. Marami sa labas nag-e-enjoy, no po, habang bata. Pero pagdating ng katandaan tsaka nagpapagod, edi kamusta po yung pangarap para trabahuin? Hindi na po kaya. Kaya po, no, salamat po sa iyo dahil may verse by the plus na dito kaya mong samantalahin yung kabataan mo na habang sinasamantala mo na nag-e-enjoy ka na pwede mong makuha ang mga pangarap mo sa buhay. So yun po, Sir Carlo, salamat yes! po. Yes! O diba, para wala lang akong dapat sabihin pa talaga naman. Diba, kailangan, yes, yung term na samantalahin mo talaga, tama talaga yun. O gamitin mo, i-maximize mo yung potential mo bilang isang kabataan. Sabi nga ni Apeng Christian, baguhin mo ang mindset, galaw mo, at syempre yung pangarap mo, lahat ng ginagawa mo, at ituon mo lahat sa kay First Vita Plus. Kasi nasa iyo yung energy, nasa iyo yung oras, nasa iyo yung opportunity. Diba? Kaya naman bata kang gawin ang negosyo ng First Vita Plus para bata ka din na ma-enjoy ang yaman mo dito kay First Vita Plus. Yan. E-enjoy mo yung pressure kasi at the end, ikaw rin naman na ngayon. Para ngayon pa lang, makuha mo na yung mga pangarap mo kay First Vita Plus. Grabe! Ang tindi talaga ng Alcon Confather and Son tandem na ito. Pero sa'yo, kung meron kang i-advise ngayon kay Kristan sa panahon ngayon, ha? Yan. Kristan ngayon. Ma-advise ko po kay Apeng Kristan ay yun po. Laging ihanda ang bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Yan. At syempre, manatili doon sa mabuting paggawa. Yan. Kumbaga, napakasarap kung tayo ay magpapatuloy, no? Lalong-lalo na kung magsimula kang bata. Yan. Playing Christian na so napaaganda, ibig sabihin bata kang nag-umpisa na gumawa, nag-matured, bata kang gumawa ng mabuti, ibig sabihin napakahaba pa ng panahon at marami pang tao, lalong-lalo na mga kabataan ngayon na mga napapariwara ang buhay, maging modelo, maging instrumento, maging lakas, no? At maging mata sa mga nabubulagan, maging kamay sa mga taong mga tamad, tatamad-tamad, at sila ay matuto at maging paa doon sa mga tao na talagang mali ang direksyon na tinatahak. Yan. So, habang bata, tama, samantalahin yung mabuting paggawa hanggang sa tumanda. Yun po, Sir Carlo. Wow! Grabe! Kristan! Sir Carlo, yeah, pahapin po. Siguro, pinakamaganda at alam ko dahil siyempre sa edad nito, nag-iisip-isip na to eh. Wow! Bata pa yan. 18 pa lang, 19. Tigil din. Kailangan tuparin at isaayos ang lahat ng bagay na dapat isaayos mula sa sarili hanggang sa kung magkakapamilya, kung luloobin ng Diyos, ganapin ito ng may kaayusan at karapatan bilang tao at bilang magiging magulang ng isang pamilya kung luloobin ng Panginoon.
matagal pa ito plan na. Talagang i-enjoy mo muna ang boy pag-ibig, Christian. Pero ito, apply mo. Yes, apply. Tiyaga-tiyaga. Apply, Christian, ito naman. Kung meron kang ipagpapasalamat kay Sir Jun, ano itong mga ito at pwede mong sabihin sa kanya? Yow! Mag-iiyakan ba tayo dito? Hindi naman. Ayoko naman po kasing magtapos po yung mga itong ating eksena na malungkot ang ating mga nanonood. Kumbaga, syempre, ang gusto po natin talaga dito po na pag-uwi po o kung nandyan sa bahay, pag-end po nitong ating yes. life, kaya natin po Zoom, may pag-asa po sila na dala-dala para po sa kanilang pamilya. Kumbaga, syempre po, ang akin pong may pagpapasalamat, napakarami po eh. Napakarami. Mula sa pagpapalaki, no po, kung paano niya po kami disiplina, paano po kami alagaan. So, maraming salamat po sa Diyos. At isa po sa bagay na pinagpapasalamat po sa kanya po na napalapit po talaga sa Diyos. Kasi po, kung siguro siya po, hindi po talaga nakakilala ng Diyos, siguro po, pati po yung aking kapatid, hindi po lalaki po na may takot sa Diyos. Salamat po sa Diyos dahil yung magulang ko, kumbaga, siya yung naging ehemplo, siya po yung naging halimbawa ko, na kasi wala naman po akong ibang gagayahin eh. Kasi pag yung nasubukan ko na po, nagayahin yung mga ugali o mga ginagawa sa labas, wala naman po nangyari. Pinagpapasalamat ko po kasi siya po yung isa talaga sa naging halimbawa ko na example talaga na sa lahat ng ginagawa, pag-iisip, pag-iisyon, no, tibay, tatag, prinsipyo, siya po yung naging halimbawa ko kung bakit ako ganito po yung aking pamumuhay. So salamat sa Diyos, Papa. Ayan. So sa lahat-lahat dahil hindi ko pinagsisisihan na it's paano ba English noon? Ikaw ang aking ama. Yeah, kasi kahit simula kanina, ang tawag mo kay Applied June is Applied June Alcorcon. Ngayon mo na siya tinawag na Papa sa harapan namin. And of course, again, yes, Christian, meron pa ba? Wala, okay na po. Maraming salamat, Sir Carlo, at siyempre sa akin. Yan! And of course, syempre gusto ko rin na bigyan kayo ng oras kasi para to end this, gusto ko syempre na bigyan kayo ng oras para pasalamatan yung mga tao talaga na tinuring na rin kayong pamilya at yung mga tao na gusto ninyong pasalamatan on air. Ayan. So, Aplan Christian, may mga tao kang gusto pasalamatan, of course. And so, syempre po, ayan, so syempre, baka po pagka inisa-isa ko po at hindi mo mabanggit ang lahat, baka po ay merong magtampo. Pero syempre, general na lang din po ako magpapasalamat. Syempre, una po sa lahat, salamat po sa Diyos. At syempre, salamat po sa buong grupo po ng Triple P. Ayan, international. At syempre po, salamat din po sa Diyos. Ayan, so sa ating Triple P General Servant International. At syempre po, salamat po sa inyo pong lahat. So, maging sa nanonood po ngayon na iba pang grupo, salamat po sa inyo po. Na, kumbaga, walang sawa na naniniwala na habang po kami nagmo-motivate, nagsasalita, naniniwala po na meron po kayong pag-asa na nakikita po sa amin na para kung ano po yung nangyari sa buhay namin, na nagkakapag-asa po kayo na yun din po ang mangyayari sa inyo pong buhay. Ayan po. So, Aplain Jun? Yes, Aplain Jun! Siyempre, Sir Carlo, salamat po sa oras at pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Siyempre po, nagpapasalamat po ako Sir Sok, Ma'am Doy, at sa inyong pamilya at sa binuo po ninyong grupo, no, na visionaries, champion, at winners na naging kalakasan, yes, upang kami ay magpatuloy doon sa aming mga pangarap. Ito na nga at naabot namin ang aming mga pangarap dahil po sa inspirasyon na aming mga nakikita sa lahat ng grupo na inyo pong itinatag
At syempre po sa aking mga upline na naging instrumento at gabay. Dahil kung wala po kayo na kami po ay nag-uumpisa, ay hindi po namin ito mararating ang aming ganitong buhay. Kaya maraming salamat po sa lahat ng upline na naging bahagi po ng aming buhay. At syempre po yung aking sasabihin ko na yung aking partner no, sa buhay, ang aking asawa no, na walang sawang sumuporta no, sa lahat no, sa araw-araw na ako ay umahataw yan. At syempre po at sa buong grupo ng Triple P from first generation, second generation, third generation hanggang sa new generation. Yes. Ayan, maraming salamat at syempre po sa aking General Servant International, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pakikisama dito po sa ating gawain ng First Vita Plus upang hindi lang ito dito sa malapit at ito ay makarating pa sa buong mundo. Salamat po sa lahat ng sumuporta, tumulong, gumabay. At syempre po, maraming salamat sa Diyos. Sir Carlo, maraming salamat. Abon. Yan! So muli, maraming salamat. Upline June Alcorcon and upline Christian. At talaga naman, from First Vita Plus Office, maraming salamat sa pagbibigay po sa amin ng oras, sa pagbibigay po sa amin ng wisdom, knowledge, at talaga naman umaapaw po yung learnings na nakuha namin. Ayan, upline Christian, upline June, alam ko na busy kayo sa paghataw ngayong 2021, pero nabigyan niyo pa rin po ng oras lahat ng nanonood ngayon. At for sure, ready na ang lahat na punong-puno ng inspirasyon at motivation para hatawin ang susunod na umaga at kunin ang mga pangarap katulad na nangyari sa inyo. Kaya naman, gaya po ni Upline June and Upline Kristen, maging better ka para ikaw yung maging best version of you. Grabe ang tindi talaga ng ating Alcorcon tandem ngayong umaga ito. So once again, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga participant, lahat po ng mga nanunood sa atin ngayon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok. At lagi mong tatandaan that you are unstoppable, you are unbeatable, and you are... Ayun, ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, punong-puno ko ng inspiration eh. Sa lahat po ng mga leaders at dealers ng First Vita Plus, lagi mong tandaan that you are unstoppable, you are unbreakable, and you are unbeatable. Dahil ikaw ay First Vita Plus. Sumuli, maraming salamat po. Ako po si Carlos Añado. Maraming salamat and great morning! Maraming salamat, sir. Malapit salamat, Christian.